Ay, pues. Hello, it's me again, Tessie, at my kitchen. Today is Monday. So, I'm planning to make or cook spaghetti today for dinner. This is a common, yeah. Common food, spaghetti, especially for mga bata. Very common, right? Pero I want to show you how to prepare the ingredients fast and easy. Of course, hindi ko kailangan ng mga ang mga timbahay para tumulong kasi kanya-kanya silang focus, busy. Meron silang kanya-kanyang what do you call this? Comfort zone. So for me cooking is one of my comfort zone. Yeah, cooking. Kitchen, yan. Is my comfort zone. So madali lang. So ito na yung mga ano ko, ingredients. Carrots, red bell pepper, onion. Ang lalaki, di ba? So hindi naman ganito kalaki yung ilalagay ko sa spaghetti. These are some of the ingredients for common spaghetti. So, ang katulong ko ay ayan. My food processor. May plastic siya. Kasi kahit sa loob ng bahay, 'di ba? May mga alikabok na nakakapasok, hindi natin alam bakit, pero lagi namang nakasarado ang ating bintana, laging nakasarado ang ating pinto, pero maraming alikabok. So para hindi ko na siya uhugasan, ilalagay ko siya ng plastic. Yan, tip ko sa inyo, lalagyan niyo ng plastic sa ibabaw para hindi makakapenetrate yung alikabok sa loob, right? Easy. So ito, matagal ko nang gamit, matagal nang malaki na yung silbi niya sa akin sa pagluluto. Let's say, di ba, meron kang lulutuin na kailangan maliliit lang yung hiwa o slice ng mga ingredients, like for embutido or yung mga maliliit, yung mga pino ang kailangan lang na hiwa. So siya yung aking helper. In just a matter of seconds, ano na siya, hiwa na siya agad. Kaya madaling makaluto. So yung iba, di ba natatamad kapag yung maghihiwa nga ng mga ingredients? So, kung hindi ako natatamad kasi meron akong helper. Saka yung iba ay may mga gamit pero hindi nila ginagamit. So, hindi sulit, di ba? Ako, lahat ng gamit namin dito sa bahay, kailangan gamitin ko siya lahat kasi mas pa sulit yung binili ko. Unahin ko muna tong onions. Diba? Saglit lang siya. So, meron akong slicer para sa yung salad, no? Yung salad machine. So, pang ano naman yon, pang sa mga salad use. So, ito naman para sa mga
sa mga ulam o kung ano pa man na pwede nyong lutuin. Depende kung ano yung gusto nyong i-slice, kung pino. So, dahil spaghetti, kailangan medyo pino. So, okay na siya. Sinalin ko yung onion. Ayan. Pinong-pino siya, diba? Saglit lang. Mga 2 seconds lang. Kaya lang yan, no? Naiyak ako. Nakakaiyak. So, susunod ko na itong... Kaya nga pala, hindi na ako nag... ng garlic. Kasi meron na akong nabili ng garlic na pino yung hiwa niya. So, hindi ko na siya kailangan ilagay dito. So, sunod ko yung bell pepper. So, eto na yung bell pepper. Yan, pino siya. Sunod ko na yung carrots. Naiyak pa rin ako. Sabi nila, no, pagka daw naiiyak ka sa sibuyas, hindi mo daw kasundo yung ano mo, bienan. Pero in my case naman, magkasundo naman kami. Lagi nga siyang ano, featuring sa aking ano, YouTube channel, di ba? Okay. Carrots, di ba? Hirap pa hiwain ito ng pino. So, dito wala siyang kalaban-laban. Saglit lang. Mura lang naman to. Makakabili kayo nito. Paghihiwa o preparation ng mga ingredients para sa spaghetti. Yung iba nga pala, hindi sila naglalagay ng carrot saka bell pepper para sa spaghetti. Pero ako, ito yung way ko ng pagluluto ng spaghetti. Marami kong alam na iba't ibang klase ng ano ng spaghetti. Yung procedure iba-iba. Merong simple, kaya lang ang gusto ng timbahan yung ano itong common spaghetti like parang sa Jollibee, di ba? So, gumagamit ako ng carrot saka bell pepper kasi para hindi siya puro meat, di ba? Meron siyang halong medyo healthy siya kasi meron siyang carrots saka bell pepper. So kanya-kanya ng ano yan, ng style. So yun ang lulutuin ko today. So eto, gigisa ko na siya. Naglagay ako ng oil, konting oil, and then lagyan ko na siya ng garlic. Thank you.
Lagay ko na siya, yung onion, chop onion. Habang hinihintay natin na maluto, so parang hindi sayang yung oras sa kakahintay sa kanya, so hinugasan ko na yung ginamit ko na yung parts ng food processor para hindi sayang yung oras. Dinikpit na. Para ready na uling gamitin next time. Next time. Kasi pagka naipon yung mga hugasin, di ba? Matatambak dito sa sink. So kailangan bawasan. Walang sayang na oras. So this time, dahil sa kutsado na siya, ready ko lang ilagay ang spaghetti sauce. Ang gamit kong spaghetti sauce, iba-iba. Iba-ibang brand, depende sa kung ano yung sale. Kasi dapat diba, wise pick tayo. Hindi ako gumagamit ng leading brand kasi medyo mataas siya. At saka yung natuto akong magluto ay nai-adjust ko na yung lasa niya. Not like before, kailangan puro branded. Pero lately, hindi na ako bumibili ng mga branded kasi masyadong mataas. Hindi siya practical. Pangalan lang naman din ang binabayaran, di ba?
So, ang gamit ko today ay Primo. So, nalagay ko siya. Dati nung nasa Pilipinas ako, puro branded. Baliktad. Dalawa yung ilalagay ko para, kasi maraming dito. Dalawa siya. Gusto niya akit na sabaw. Kabi niya. Pwede ba lagyan ng sabaw? Kaya dadagdagan ko na lang ng sauce. Tapos bukod sa tomato spaghetti sauce, naglalagay din ako ng ketchup. Tomato ketchup. Lalagay ko na rin. Wala nang tabo. Hindi na pwedeng ano, pigilan kasi nalagay ko. Sarap nito. Magugustuhan ko ng timbangan. Tapos, para manamis-namis siya, naglalagay din ako ng sugar. Wala nang pigilan kasi nailagay ko na siya. Tutuloyin ko lang to, then titikman ko kung ang lasa. Kita nyo, nagpakulo na rin ako ng this is a boiling water for noodles, pasta, spaghetti noodles. I'm sure okay na to. Sure na sure. So, naglalagay din ako ng today ang ilalagay ko mozzarella. Kasi marami kong stock din. Kaya, masarap talaga to. Spaghetti sauce with mozzarella. Tama-tama yung ano niya, yung tamis, anghang, saka yung lapot niya. Kaya, magugustuhan to ng aking katumbay. So, waiting for the water to boil. Yan, malapit na. At dali na lang. Ito naman ngayon ang binabantayan ko. So, kakain ako ng sardines.
bago siya masira, kasi marami na siyang batik-batik ko. Pero yung loob, okay pa. Ayinin ko na kesa naman, papunta lang sa garbage. Sayang. Yung pair niya sa matamis. Maganda yung loob niya, hindi naman sasira yung balata. Busog na ako. Pag boiling na siya, as I have said, hindi leading brand yung gamit ko na pasta noodle. But before, nung hindi pa ako sanay magluto, ang gusto kong gamitin mga branded. Dahil hindi ako sanay, baka alam niyo na, hindi ako marunong mag-adjust or ano. So, ngayon na marunong na ako magluto, kahit anong brand, okay na. Al dente pa rin siya. So, ang gamit ko, kung ano yung sale, kasi iba-ibang store yung binibilan ko. So, ang gagamitin ko today, compliment. Saan to? Saan ko binili to? Sa Presco. So, pag boiling na siya, magka-timer kayo 12 to 15 minutes. Okay na siya. Al dente na yun. Kasi pag nasobrahan, dun yung malapsa eh, diba? So, kailangan ayos na ayos lang yung pagkaluto ng noodles. So, magbibilang tayo ng 15 minutes or 12 minutes. Ang nilagay ko lang dito, para yung noodles niya masarap kahit na wala pa siyang sauce, tinitimpla ko siya ng salt. Yan, nilalagyan ko ng salt. Saka nilalagyan ko rin ng black pepper. So, yung noodles niya, hindi siya matabang. Kahit papakin nyo ng walang sauce, okay na okay siya. Kasi may lasa na siya. So, hintayin ko lang yung 12 to 15 minutes. Okay. After 15 minutes, okay na tong pasta natin, tong noodles natin. So, pero to make it sure, pwede nyo tikman. Tikman natin. Okay na siya, al dente na siya. So, patayin ko na yung ala. Pero, ang gagawin ko, hindi ko siya idadump sa sink. Kasi, sayang yung boiling water. I will remove the pasta and then I will put another one package. Kasi sayang. Diba? Pwede, kasi na sinerts ko yung cooked pasta or noodles, pwede siyang i-stack sa fridge. Yung mga 2 to 3 days, ganyan. Pwede nyo rin sa freezer, frozen. Kaya, walang sayang. Kasi, sayang yung boiling water kung idadump ko siya sa sink.
So, heto na yung aking pasta. Nilagyan ko siya ng Parmesan cheese at saka parsley. Pagka nga pala yung para yung kay-kay lang ang kakain, pwedeng hindi nyo i-mix yung sauce. Kasi para masarap siya. Parang ano, ang tawag dito, parang sosyal kainin, di ba? Pero pagka yung, let's say, nagluto kayo ng spaghetti at meron kayong mga bisita, kasi baka hindi magkasya yung sauce. So, ang gawin nyo, i-mix nyo yung sauce dun sa noodles. So, yun. tip ko yun sa inyo. At so, nga pala, itong sauce natin, yung iba naglalagay ng sausage, di ba? O hot dogs. Pero sa akin, hindi na kailangan lagyan ng sausage kasi kahit wala siyang sausage, I'm sure masarap siya. Very special. So, magugustuhan to ng timbahay. Ito yung isa sa mga style ng pagluluto ng spaghetti. So, yung ibang procedure, maybe next time, I'll show you how. Yung mga simplest. Kaya lang sabi niya, ayaw daw niya na walang saw. Pang mahirap daw. Ako kasi kahit ano lang eh, may favorite akong pasta, Italian. Ano lang siya, basil, tomato, and garlic, saka olive oil. Yun lang. Ang sarap na, gustong-gusto ko. So, wala siyang meatless. So, ayaw ng mga, ng mga kabataan. Gusto nila merong parang style Jollibee. Okay, enjoy eating. Hindi pa ito tinikman. Ano kaya lasa? Tikman natin. Sobrang sarap. Ang sarap talaga. Kain tayo. Bye. God bless.